Purihin ang Diyos ng langit sa bahin at awitan. Pusoy buksan at ihain purihin Diyos purihin. Alleluia, alleluia, lapit sa hain natin. Purihin loa banal at malinis na pangalan po ng ating nag-iisa at buhay na Diyos na wala pong iba kung hindi ang Panginoong Hesukristo, ako po ay bumabati sa inyong lahat ng kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ang mga dalaga, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi.
ang kanyang kalwalhatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal. Sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan, kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maaamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuwaryo, sa makatidbaga sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Purihin natin ang Diyos sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilag na kadakilaan at purihin. Purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga, purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Atin po ipagpapatuloy na ang pagpapailang lang ng ating mga awiting nanggagaling po sa kaibuturan ng ating puso na pumupuri, sumasamba at lumuluwalhati sa banal at malinis na pangalan po ng Panginoong Heso Kristo. Una po nating awitin ang bilang 82 sa atin pong mga himnaryo. O Jesus, akong atang alipin sa pagsa mo. Ilingap sa akin
kanila upang sa Panginoon, atin pong ipagpapatuloy ang ating pag-aawitan bilang 62 sa atin pong mga imnaryo. Sa pagsinta ng Diyos, inugo sa atin si Jesus upang tayo'y mga tubos sa salanggol. Ng Diyos na lumalang pagpapala niya'y tanggapin at tayo ay palalayain sa ating sala na sa Diyos pagtupad sa mga utos, katunay ang pasasakop sa poong kay Jesus. Pagpapala niya'y tanggapin sa ating sala na umalipin ay kaniya tayong agawin. Pakikinig at pagtupad ang siyang magliligtas, hindi yaong pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Huling awit mga kapatid, unang estropa at koro po lamang ng bilang 50 sa ating mga imno. Pagkatapos po, ititiklop natin ang ating mga tuhod. Ang pag-asa ko'y matibay pagkatangin
siya ang saligan. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Ama na lubha ka pong kagalang-galang, Ikaw po ay Diyos na sadya ka pong kapita-pitagan, Nag-iisa ka pong Diyos na buhay, ang may-ari ang lumalang ng lahat ng mga bagay, Ikaw po ang Diyos na tunay, na pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Ama na sakbibi ka sa iyong pag-ibig, napakasagana mo po sa kagandahan ng iyong mga kalooban, napakadakila mo po sa iyong mga pagbibiyaya, ngunit ikaw po ay Diyos, napakabanayad mo po sa iyong mga kagalitan. Amen. Ama na ikaw po ang nag-iisa at buhay na Diyos, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, Diyos ng iyong mga banal na propeta sa bansa ng Israel, ikaw rin po ang naawa na habag, tinawag mo po ang aming minamahal na ama at ina, inilagay mo po sila sa iyong banal na kawan, sa iyong iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. At ikaw man po ay kanilang pinagtapatan, pinaglingkuran ng kanilang buong puso, buong isip, buong lakas, hanggang kani-kanilang mga kamatayan. Amen. Ama, sa banal, sakdal at malinis na pangalan mo pong Kristo Jesus, matutunghan mo po muli kaming lahat. Una na nga po dito sa iyong maralita, maliit, dukhang bahay dalanginan sa Los Angeles, California, gayon din po sa bawat tirahan ng lahat ng aming mga mahal sa buhay, ng aming mga kapatiran, mga tunay mong mananamba, sa espiritu mo po sa iyong katotohanan, at maging sa mga lalaki at mga babae na sa araw-araw po idinaragdag mo sa bilang ng iyong mga tagapakinig. Napakinggan nila ang iyong banal na ebanghelyo sa pamamagitan po ng karunungan na iyong pinalago sa mga huling araw na ito. Ama naming Diyos, pagkatapos pong nag-awitan kami at nagpailanglang ng bunga ng aming mga labi na nanggaling po sa kaibuturan ng aming mga puso, bagaman hindi marilag ang aming mga tinig, Ama, nararamdaman naming tinatanggap mo sa iyong banal na kaharian sa langit. Amen. Na katulad po sa isang napakamasarap na samyo sa iyong banal na kaitaasan. Amen. Ama naming Diyos, sana ay isinusulat mo sa aklat ng amin-aming mga gawa, ang aming mga pag-aawitan, ang aming mga pananalangin sa araw-araw, ang aming mga pagsamba't pagluwalhati sa iyong marangal at marilag mong pangalan. Amen. Lalo na nga po sa tuwing araw ng unang sanglinggo, na katulad po ng linggong umagang ito, at sa tuwing Huwebes ng gabi, na kami bagaman malalayo sa pangangatawan, nagkakaisa, nagkakatipon kami sa Espiritu, wala pong sawa kaming nagpapailang lang sa iyo ng amin pong mga tao sa pusong mga pagpapasalama. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa iyo. Maraming mga araw, maraming mga taon, patuloy mong pinalilipas sa buhay naming mga mag-aanak, sa buhay naming mga magkakapatid, at maging sa mga kaibigan namin at mga kapatiran na naroroon po sa iba't ibang dako nitong magulot mandarayang sanglibutan. Sinasampalataya na namin na kung paanong iniingatan mo kami sa malayong dakong ito, gayon din po ang walang sawa, ipinararanas mo sa kanilang lahat, maging sa kani-kanilang sariling mga kabyak ng puso, mga anak, mga manugang mga apo at kani-kanilang mga minamahal sa buhay. Ama naming Diyos, sinasamba ka po namin, pinupuri ka po namin, niluluwalhati namin ang iyong kagalang-galang,
ang malinis mong pangalan sa Espiritu mo po at sa iyong kagilagilalas na mga kaliwanagan. Amen. Ama banal, nalalaman mo kung papaanong ginamit namin ang bawat sandali, ang lakas, ang buhay na ipinautang mo sa amin. Nalalaman mo, Panginoon, at wala kaming maitatago sa iyo. Marami pa rin sa amin ang nagwawalang bahala. Marami pa rin sa amin ang hindi lubos na nakatatalastas ng kahalagahan ng buhay, kagaling at kalakas ang ipinauutang mo sa amin. Ama manal, nalalaman mong nais mo ang lahat ay mangaligtas. Ayaw mong ang sino man ay mga pahamak sa pagkaalam ng iyong kagilagilalas na katotohanan lamang. Ngunit mga abang tao kami, Panginoon, likas sa aming mga tao ang katigasan ng puso, katigasan ng ulo at ng mga kalooban. Maawa ka sa amin, Panginoon, kami na iyong mga anak na kinapitan mo ng pangalan mong Diyos at Kristo Jesus. Maawa ka sa amin sa linggo ng umagang ito. Kung kami nagkukulang, kung kami nagkakasala pa rin, patawarin mo po kami sa lahat po ng aming mga nagawang mga kasalanan. Amen. Ama manal, sa araw na ito, ikaw po sana muli ang tumindig sa aming kalagitnaan. Sana turuan mo kami ng iyong mga ginintuang aral. Tulungan mo lamang ang dalawa sa iyong pinakahamak na mga lingkod. Linisin mo po ang kanilang puso. Banalin mo sana ang kanilang mga kalooban. Itulot mong sila ang pangunahing maging mananampalataya sa lahat ng kanilang mga iniaaral at maging mabubuti silang halimbawa upang ang marami pang mga taong nagnanais din namang makapasok sa kaharian mo sa langit. Sila ang maging panuntunan at ang maraming mga taong makikinig sa kanila. Makasama namin sa paglilingkod sa iyo hanggang tamuhin namin ang ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Ama, habang kami nagsisipakinig, linisin mo po ang bawat isa sa amin. Hipuin mo po ang amin-aming mga lupang pangangatawan. Dagdagan mo pa sana kami ng kagalingan, ng kalakasan. Pagalingin mo po ang aming mga tinataglay na karamdaman, lalo na nga po ang iyong hamak na alipin. Gayon din po si kapatid na Prospero, si kapatid na Rosita at kapatid na Glenda, si kapatid na Expectation Valencia, at ang marami sa aming mga kapatiran na ang kani-kanilang mga pangalay hindi na po nasasambitla ng iyong hamak na lingkod. At ipinagpapasalamat din namin ang patuloy mong pag-iingat sa aming mga sariling mga kabyak ng puso, sa lahat ng amin-aming mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at kamag-anakan sa laman. Kami po'y nananalig na sa araw at oras na ito'y pinakikinggan mo po ang aming mga samo at ang aming mga panalangin. Itinititig mo po ang iyong makapangyarihang paningin sa amin at kami po iyong babasbasan, bebendisyonan at iingatan sa pangalan mong Kristo Jesus ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Ang inyo pong mga abang lingkod sa ating Panginoong Hesukristo ay muli pong bumabati sa inyong lahat ng isa pong banal na kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Sa araw pong ito ay minarapat po na sa unang Korinto sa Kapitulo 14 at ang versikulo po ay 26, buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan at ganito po ang ating mababasa. Sa wikang English po ay ganito, "How is it then, brethren, when you come together, every one of you had a psalm, had a doctrine, had a tongue, had a revelation, had an interpretation. Let all things be done unto edifying." At sa atin pong wika, ano nga ito, mga kapatid? Pagka kayo'y nagkakatipon, ang bawat isa sa inyo'y may isang awit, may isang aral, may isang pahayag, may wika, may isang pagpapaliwanag. Gawin ninyo ang lahat ng mga bagay sa ikatitibay.
ang lahat ng yugto ng ating pananambahan sa ating dakilang lumikha na sa bawat sandali o yugto ng mga gawaing pananambahan sa Kanya, gawin ninyo ang lahat ng mga bagay sa ikatitibay. Ito po ba ay naukol sa lahat ng mga kapatiran sa loob ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa kapanahunan po lamang natin ngayon? Pakinggan po natin kung ano ang nasa saad sa banal na kasulatan. Dito po sa aklat ng Ecclesiastes, ganito po ang ating mababasa sa 3:15. Ang nangyari sa nagdaan ay nangyari na, at ang mangyayari pa ay nangyari na rin. At hinahanap uli ng Diyos ang nakaraan na. Kaya nga po, noong kapanahunan ng ang ating mga nangangaral na mga alagad o mga apostol o mga manggagawa, sa katunayan, sa aklat po ng mga gawa, at ganito po ang ating mababasa sa kapitulo 2 at ang versikulo ay 46. Kapanahunan iyon. At araw-araw, sila'y nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo at sa pagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay. At nagsisikain sila ng kanilang pagkain na may gala at may katapatan sa puso. Dito po ang kanila pong kinakain, yung pong pagkain ng kanilang kaluluwa. Tinatanggap nilang puspus ng kagalakan, puspus ng pakikinig, puspus ng pananampalataya. Mayroon pong kaisahan. Kaya nga po, noong unang kapanahunan pa rin yaon, nang nagpapasimulang magkaroon o lumaganap ang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ipinangaral na nga po ng pagganap sa ating pananambahan sa ating dakila at makapangyarihang Diyos. Wala po silang patigil sa patuloy nilang paglilingkod sa Diyos. Dito po sa aklat ng Roma, sa kapitulo 16, at ang versikulo ay 3, sama-sama po nating basahin at ganito po ang nasa sa doon. Patiin ninyo si Priska at si Aquila na aking mga kamanggagawa kay Kristo Jesus na ipinain ang kanilang mga leeg dahil sa aking buhay na sa kanila'y hindi lamang ako ang nagpapasalamat kundi naman ang lahat ng mga iglesia ng mga hintil. Hindi sila natakot na sila ay mamatay sa paglilingkod, sa pangangaral, sa paglalahad ng katotohanan, kung kaya't ang aral, ang iglesia na nalahad doon sa mga hintil na patuloy na lumaganap noon ay tuwirang naganap at natayo nga po ang maraming mga lokal sa pamagitan nga po ng pagpapakilala ni Apostol Pablo. At dito pa rin po sa 16:5, at batiin ninyo ang iglesia na nasa kanilang bahay. At ito po ang ugali na laging ipinaalam ni Apostol Pablo sa lahat ng mga kapatiran ng kanyang kapanahunan. Ang ninanasa dito ni Apostol Pablo, kung baga maaari, lahat ng kapatiran may paabot ang kanyang marubdum na damdamin ng pakikibati, ng marubdum na damdamin ng pakikiisa sa espiritu ng kabanalan upang kung magkagayon ay makita at maipahiwa tunay ang buong sambahayan o ang buong iglesia ay nagkakaisa hindi lamang sa lubusang pananampalataya sa Diyos, kung hindi maging sa pag-iibigan sa isa't isa ng mga kapatiran. At dito sa 3, sa unang Timoteo sa kapitulo 3 at ang versikulo ay 15,
Pakinggan ninyo ang habilin mismo ni Apostol Pablo sa isa sa kanyang manggagawa na dilibat itong si Timoteo. Pakinggan ninyo ang nasasa dito. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugali nila sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. Ang isang pananambahan, kinakailangang merong kaisahan. Kapag nag-aawitan na, nararapat, nararoon na ang lahat ng mga kapatiran. Kapag nananalangin na, kailangang nararoon na at nakikisan at nakikinig, nakikiopo, nakikisang-ayon sa dalangin ng nangunguna sa pananalangin. At higit sa lahat, pagdating sa mga pagpapalang basbas, dapat ang mga kapatiran kung anong hiling at kung ano ang dalangin ng nangunguna sa pananalangin ay hilingin at idalangin na may kaisahan ng buong kalaganapan ng sangkap ng iglesyang iyon, sapagkat ito ang hinahanap ng Diyos na sa lahat ng bagay, sa pag-awit, sa pananalangin, higit sa lahat sa iyong paghingi ng tulong sa Diyos, higit sa lahat sa iyong mga ninanasa, mayroong kaisahan sa Espiritu at sa lahat ng mga bagay. Kaya sa ating mga magkakapatid, marami itong talatang ito ay hindi binibigyan ng pansin. Dadapat ngayon ni loob ng Diyos, salamat. Pakinggan ninyo ang nakasaad sa Kapitulo 10 at ang versikulo ay 25. Na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba. Eh, alam po ninyo nagkasakit po yung kumpare ko ganyan-ganito kapatid ganyan-ganito po, ganyan-ganito. Ang wika ng banal na kasulatan hinahanap ng Diyos. Yung ugali ng iba pagdating sa pananambahan, unahin mo ang pagpapasalamat sa Diyos. Inigyan ka ng Lunes hanggang Sabado. Buhay na buhay ka. Oh, nakasakit ka ng Martes. Dumalangin ka ng Miyerkules. Pinagaling ka ng Biyernes. Dadapod ng Sabado, napakalakas mo na. Pagdating ng Linggo, kinalimutan mo pang magpasalamat. Maliwanag ang banal na kasulatan na huwag nating kalilimutan o huwag nating pababayaan ang pananambahan. Hinahanap tayo ng Diyos. Ang Diyos na puspos ng kahabagan, hindi kumikibo. Dadapat, batid ng Diyos, alam ng Diyos. At hindi ba ninyo nalalamang ang Diyos ay nasa sa ating mga puso? Hindi ba tayo nakokonsyensya? Kaya nga maliwanag ang banal na kasulatan. Ang sabi pa po rito sa aklat ng Hebreo, kundi mag-aralan sa isa't isa, lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Maging sa mga pangyayari, kayo mismo ang nagiging mga saksi. Ang wika ng banal na kasulatan, sa mga huling araw ang panahon ay mapanganib. Mapanganib ba ang panahon ngayon o hindi? It only shows that in the end times, really, the end times is too dangerous nowadays. Napakaliwanag. Ano pa? Hanggang sa wakas, baha, 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 kaawa-awa ang Mindanao naman ngayon. After Luzon, after the Visayas, it's now Mindanao. And the other places throughout the world. Baha, 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 even here in the United States, specifically in the Middle States. Dumating po rito, kung tawagin po yung mga bagyo dito sa bansang Amerika, kung tawagin po rito ay hurricane. Hindi po typhoon, hurricane. Pag dumating po ang hurricane, ako santambak na tubig. Usually po, yan ang nagdadaan sa Florida, tuloy ng Middle States, for baha, 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 baha. Ordinaryong ordinaryo. Pagkatapos lindol,
Anong sabi ng banal na kasulatan, ang panahon ay mapanganib? Ano po ngayon ang lubusang ninanasa ng Diyos? Mga banal na pag-uugali na noon pa man isinasakabuhay na ng mga unang mga banal na hinahanap na muli ng ating Panginoong Diyos na makita naman sa atin sa mga huling araw na ito yung mga ginawi sana nung mga unang banal. Ito po naman ang hinahanap ng Diyos sa atin sa kapanahon ng ito. Eh hindi eh. Nakalulungkot maging sa aming mga mahal sa buhay dala ng intricacies of life ng dahil sa tinatawag na salimut na kaparaanan ng pamumuhay. Hindi na nabibigyan ng kahalagahan ng araw ng Linggo, ang araw ng pagsamba, ang araw ng pagpapasalamat sa Diyos. Ano ba ang una sigit na itinuturo sa atin ng ating Panginoong Hesukristo? Mateo 6:1. Sama-sama po nating basahin po ito. At ito po ay self-explanatory. Mangag-ingat kayo na huwag magsigawa ng katwiran sa harap ng mga tao. Alms ang tawag po rito. Yung pagtulong mo sa kapwa-tao na huwag magsigawa ng pag-aabuloy o pagtulong sa harap ng mga tao upang kanilang makita sa ibang paraan ay wala kayong ganti ng inyong Ama na nasa langit. Bakit? 6:2. Kaya nga, pagka ikaw ay naglilimos, huwag kang tutugtog ng pakakak sa harap mo. Na gaya ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw na sa mga sinagoga at sa mga daan upang sila'y magpakapuri sa mga tao. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Anong sabi po po rito? Dapat pagka ikaw ay naglilimos, ay huwag maalaman ng iyong kaliwang kamay ang ginagawa ng iyong kanang kamay upang ang iyong paglilimos ay malihim at ang iyong Ama na nasa langit sa lihim na nasa lihim ay gagantihin ka. Hinahanap po ng Diyos sa bawat isa sa atin. Magbigay ka, tumulong ka. Bakit? Ang Diyos na nasa lihim, gagantihin ka. And that is what is happening to us. Totoo po yan. Hindi kami nakipapalimos dito sa Amerika. Kahit na kami ay matatanda na, patuloy at tuwiran ng biyaya ng Diyos na dumarating na ipinagkakaloob sa amin. Kaya naman, kumbaga mat ito ay kakarampot, patuloy pa rin nakikibahagi kami sa mga taong nararapat na tulungan. Ano ba po ang sinasabi? At pagkakayuan niya ay nagsisidalangin. Eto, tignan po ninyo ito. Napakaraming mga taong ganito. Hanggang ngayon, nakikita natin ito, lalo na dyan sa Quiapo. Pagka kayo ay nagsisidalangin, huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw sapagkat iniibig nila ang magsidalangin na patayo sa mga sinagoga at sa mga likuang daan upang sila'y makita ng mga tao. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila ay ganti. Kayo ba inadaan sa Quiapo? Meron nyo dyan, mula pa doon sa labas eh. Mula pa ho doon sa labas ng pintuan, nakaluhod na. Dasal ng dasal. Hindi lamang dasal ng dasal. Diretso siya. Doon sa may nakahigang maitim. Ano pa? At sa pananalangin ninyo, eto hanggang ngayon kung bakit naman itong mga mangangaral, dediretsay na natin itong mga paring ito hanggang ngayon. Bakit hindi nila matanggap ang mismong turo at ayaw na ayaw ng ating Panginoong Hesukristo? Anong sinasabi at lubusang ipinangaral ng ating Panginoong Hesukristo? 6:7, aklat din po ng Mateo. At sa pananalangin ninyo, ay huwag ninyong gamitin ang walang kamulhong paulit-ulit na gaya ng ginagawa ng mga hintil. So, in God's eyes, you are still Gentiles. Wala kayong Diyos talaga. Bakit? Una, ang dinadalanginan ninyo, hindi ang Diyos. Bakit? Hindi ba totoo? Lalo na pagka-piyesta, paulit-ulit, walang kabuluhan. Straightforwardly, you are Gentiles to Him.
Mga hintil kayo, mawala Diyos kayo. Ang Diyos ay Espiritu at hinahanap ng Diyos ang sa Kanya'y tunay na mananamba na sasamba sa Kanya, sa Kanyang Espiritu at sa Kanyang mga katotohanan. 8:23-24 aklat ng Juan. At sa 6:8, huwag nga kayong magsigaya sa kanila. Sapagkat talastas ng inyong ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago ninyo hingin sa kanya. Alam po ninyo, sa pananalangin, hindi naman talaga kinakailangan yung tuwirang ikay dadapa, ikay gagapang. Pagkatapos pakikita mo sa mga tao na ikaw ay nagpapakahirap sa panalangin ng Diyos, ano sabi ng Diyos? Bago ka pa magsimula, alam ko na kung ano ang kailangan mo. The only thing that God would like to see from us is the sincerity and the truthfulness of your desire to know Him, to embrace His truth, at lumakad ka sa Kanyang katwiran at sa Kanyang katotohanan, lubusan ka at sumampalatay sa Kanya lamang. Eh hindi, santambak pa ang kung sino-sinong inyong mga sinasampalatayanan. Paano ba kung paano ang tunay at nararapat na mga panalangin sa Diyos? Ito pong si Haring Ezekias. Sinabihan po si Propeta Isaias ng ating Panginoon, ng ating Diyos. Inutusan si Isaias na sinabi, Isaias, pumunta ka kay Haring Ezekias. Sabihin mo sa kanya, maghanda-handa na siya, ayusin na niya ang kanyang sambahayan, sapagkat siya ay mamamatay na. At nang magpunta si Isaias at sabihin ito kay Haring Ezekias, dito po sa aklat ng Isaias sa 38:2, ganito po ang ginawa ni Haring Ezekias. Nang magkagayoy ipinihit ni Ezekias ang kanyang mukha sa panig at nanalangin sa Panginoon. Nanalangin siya diretsa sa Panginoon. Ano ang kanyang idinalangin sa Panginoon? Ang pananalangin po ni Haring Ezekias, simpleng-simple, Panginoon, idinadalangin ko po sa iyo, alalahanin mo po na ako ay lumakad at nabuhay sa katotohanan, na ako po ay mayroong dalisay at tapat na puso. At pagkatapos, tuluyang umiyak si Haring Ezekias. At alam ba ninyo kung ano nangyari? Nang naglalakad na si Propeta Isaias, muling narinig niya ang tinig ng Panginoon at sinabi, Isaias, bumalik ka kay Haring Ezekias. Sabihin mo sa kanya, narinig ko ang kanyang panalangin at bibigyan ko pa siya ng 15 taon. Ano ang ating nakita sa panalangin ito? Simple, direct, but with sincerity. May katapatan, iniluluha. Hindi yung Santa Jose, San Pedro, hindi mga tinatawagan ninyan. Matagal ng bulok yung mga taong tinatawagan ninyan. Sila ba naghihintay ng kahabagan ng Diyos pagkatapos dinadalanginan ninyo? Anong klaseng reliyon yan? Kung may nabasa kayo sa Biblia, dalanginan sila, sasama ako sa inyo. Pero hindi, aral ng demonyo yan. Utos at aral ng mga demonyo. Kaya nga po, ang pagsisisi at ang lubusan ng mga nagawang mga kasalanan, pakinggan ninyo ang napakaganda pa rin halimbawa kung anong nararapat sa mga panalangin at dalisay na karapat-dapat sa ating dakilang Diyos. Nagbigay po siya ng ehemplo sa aklat po ng Lucas sa kapitulo 18 at ang versikulo ay 10. May dalawang lalaking nagsipanhik sa templo upang magsipanalangin. Ang isa'y pariseo at ang isa'y maniningil ng buwis. Sa 18:11, ang pariseo ay nakatayo at nananalangin sa kanyang sarili ng ganito. Ito ang panalangin ng pariseo. Diyos, pinasasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang mga tao na mga manlulupig, mga liko, mga mapangalo niya o hindi man lamang gaya ng maniningil ng buwis na ito. 18:12, makalawa akong nag-aayuno sa isang linggo. Nagbibigay ako ng ikapito sa lahat kong
kinakamtan. Dadapat ang maniningil ng buwis na nakatayo sa malayo ay ayaw na itingin man lamang ang kanyang mga mata sa langit, kundi didadagukan ang kanyang dibdib na sinasabi, Diyos, ikaw ay mahabag sa akin na isang makasalanan. Ano ang hatol ng Diyos? At anong binigkas ng Diyos? Ano ang kanyang naging saloobin? 18-14 sa aklat din po ng Lucas. Sinasabi ko sa inyo, nanaog at umuwi sa kanyang bahay ang taong ito na inaaring ganap kaysa sa isa, sapagkat ang bawat nagmamata sa kanyang sarili ay mabababa, dadapat ang nagpapakababa sa kanyang sarili ay matataa. At dito sa talatang aking binasang ito, ang hinahanap ng Diyos, ang ikaw ay magsisi, ang ikaw ay lumapit ng puspos ng kababaan, at ikaw ay kanyang diringgin, at ikaw ay kanyang itataas. Ang una at higit sa lahat na pinakamahalaga, na nararapat na ipanalangin natin o hilingin natin sa Diyos. Pakinggan ninyo sa aklat din ng Lucas 17:6, sinabi ng Panginoon, kung magkaroon kayo ng pananampalataya na kasing laki ng butil ng binhi ng mustasa, sabihin ninyo sa puno ng sikamorong ito, mabunot ka at matanim ka sa dagat at kayo anya ay tatalimahin. At sinabi ng mga alagad sa Panginoon, dagdagan mo po ang aming pananampalataya. Ano ang laging at higit nararapat sa ating mga pananalangin? Yung sa ating pananalangin, huwag nating kalilimutan, Panginoon, sa dakilang biyaya ng pananampalatayang, tunay na minarapat mo pong mapa sa iyong abang lingkod. Ito po ay aming lubusang ipinagpapasalamat sa iyo. Amang banal, ingatan mo po. Payagan mong ito ay patuloy pang lumago. Payagan mo pong ito ay tuluyang matanim na lubusan sa amin. Makakapit kami hanggang sa huling sandali ng aming mga buhay. Amen. Na naglilingkod, ganap na sumusunod sa lahat ng iyong mga kalooban. Ito po ang isa sa napakaganda na nararapat, na puspos na hinahanap ng Diyos sa ating mga magkakapatid na mayroong kaisahan sa loob ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ang lahat ng mga apostol noon, sa 17:5 ang sabi, Panginoon, dagdagan mo po ang aming pananampalataya sa iyo. Sa 1:5, pangangaral po na Apostol Santiago, ngunit kung nagkukulang ng karunungan ng sino man sa inyo, humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumba. Kulang ka sa pananampalataya, idalangin mo. Kulang ka ng pananalapi, naghihirap ka, idalangin mo. May sakit sa tahanan ninyo, may karamdaman ka, may kabagabagan sa buhay mo, idalangin mo. At ang Diyos ibibigay sa iyo, hindi siya naghahanap o hindi siya maniningil. Dapat tinitignan ng Diyos ang puso ng lahat ng mga kapatid sa loob ng Iglesia. Ito mga kapatid, ang inahanap ng Diyos sa kabuuan na sana magkaroon ng kaisahan ang lahat ng mga kapatiran sa loob ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ngayon, ano po ang banal na pinanukala ng Diyos upang maging sa mga huling araw na ito, kahit na tayo po ay malalayo sa isa't isa, dahil nga po tayo ay hindi nakikita-kita, dadapat ano ang hinahanap ng Diyos upang tayo sa ating pagkakatipon ay patuloy na makapaglingkod sa Diyos sa ikatitibay o sa patuloy nating ikaliligtas, makamit natin ang kanyang pangakong buhay na walang hanggan. Ito po ang ipaglilingkod ni kapatid na Junior Gonzales. Salamat sa Panginoong Jesus. Muling dininig ang ating panalangin na ang unang magsalita ay magkaroon ng lakas ng katawan
tibay ng pananampalataya at lakas ng tinig. Unang Korinto 14:26. Ano nga ito, mga kapatid? Pagka kayo'y nagkakatipon, ang bawat isa sa inyo ay mayroong isang awit, may isang aral, may isang pahayag, may wika, may isang pagpapaliwanag. Gawin ninyo ang lahat ng bagay sa ikatitibay. Ito po ang kasalukuyang inyong naririnig sa amin. Bagaman hindi po tayo nagkakakita-kitaan sa isa't isa, kasi malalayo tayo. Ang iba sa atin naroon sa Pilipinas, dito sa Amerika, tinitiyak ko po sa inyo, marami tayong kapatiran na sa pamamagitan po ng karunungan na pinalago ng Diyos, nakikipagkaisa sa amin sa pamamagitan ng internet, YouTube, Facebook. Karunungang itinalaga ng Diyos para tayo makapagpatuloy ng pagsamba sa Diyos. Ang talatang ito isinulat ni Apostol Pablo, anyo 65, mga 3 o 4 na taon bago siya pugutan ng ulo sa siyudad ng Roma. At kung bakit ito po ay ibinango ng Diyos, ang wika din ni Apostol Pablo, ang gabi ay totoong malalim, ang araw ay malapit na. Sa kanya pong 13:12 ng Romanos. Ang tinutukoy ni Apostol Pablo, madilim na ang buong sanglibutan. Kung kayo ay nagmamasid sa kasalukuyang nagaganap sa buong mundo, sasagilahan na rin kayo ng pagkatakot. Ang mga bagay na nangyayari, ito po ang pagtawag ng Diyos. Katulad ng isinisigaw ni Malakias 3:7, manumbalik na kayo sa akin at ako ay manunumbalik sa inyo. Magsiparito na kayo sa akin at tayo ay magkatuwiranan, 1:18 ng Isayas. Ang Diyos na ito, nang siya ay magkatawan tao, siya mismo ay nagsabing, magsiparito kayo sa akin. Ang wika ng Panginoong Hesukristo, Mateo 11:28-29. Basahin po ninyo. Mag-aral kayo sa akin. Pasanin ninyo ang aking pamatok, magaang, libre, walang bayad. Mateo 10:8. Ipangaral ninyo ang aking ebanghelyo. Tinanggap ninyo ng walang bayad. Ibigay ninyo ng walang bayad, libre. Kung paano nga naging libre, 12:4 ng Daniel, Daniel, tatakan mo ang aklat, isara mo na ang pangangaral sa huling panahon. Ang ibig sabihin ng Diyos, tapos na sa huling panahon, magiging libre ang ebanghelyo, ipangangaral sa pamamagitan ng karunungan na kanyang pinalago sa huling araw. Daniel 12:4, isara mo na ang aklat, tatakan mo na hanggang panahon ng kawakasan, ang karunungan ay lalago. Ang sinasabing lalago, wisdom shall grow. Ang karunungan ay lalago, lumago. Pinalago ang pinakamagandang natuklasan ng tao. Information technology. May iPad ka? Pati ang batang maliit. 4 na taon, nakita ko may mga iPad, may cellphone. Lahat po nandyan na. Makinig ka ng radyo, nasa telepono mo na. Manood ka ng pelikula, nasa iPad mo na. Eh bakit hindi ninyo hahanapin yung daan na papunta sa langit? Ilalagay na lang ninyo sa computer ninyo, sa cellphone ninyo, sa iPad ninyo, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ang bago at buhay na daan. Libre! Kaya ibinangon ang unang Korinto 14:26. Ano nga ito, mga kapatid? Pagka kayo'y nagkakatipon, ang bawat isa sa inyo may isang awit. Kaya naririnig ninyo, kami po, Huwebes at Linggo,
meron po kaming pag-aawitan. Bakit sinasabing isang awit? Hindi pa kapatid na si Rilo eh. Tuwing araw ng Linggo eh. Mga tatlong awitan kayo, Huwebes, dalawa, opo. Bakit sinasabing may isang awit? Ang ibig bang sabihin eh, isang awit lang? Hindi po. Mayroong isang pag-aawitan. Ang ibig sabihin, pag-awit natin, hindi iba-iba. Nang ako'y unang lumapag sa Amerika, tanda-tanda ko po, ang unang linggo, October noon eh, 1980, nang ako'y sumapit ng unang linggo ko rito, binuntahan ko mga Protestante, mga Baptist dito sa East Lawson Boulevard, dito sa Los Angeles. Nagitla ako. Ang laki ng kapilya, ang daming membro, may kaliwa, may kanan, may gitna, yung Bible study daw nila, ang bawat isa nag-aawitan, yung unang linya, iba ang tono, yung ikalawa, iba ang kinakanta, yung ikatatlo, iba ang kinakanta. Subukan ninyo. Subukan ninyo ang aking sinasabi kung ako'y nagsisinungaling sa inyo. Kasi iba-ibang Sunday school teacher, iba-iba awitan nila. Sa loob ng iglesia, pag sinabi ng Diyos, unang awit mga kapatid, numero 60, lahat tayo aawit ng numero 60. May isang awit. At ano ba? Pagkakainag, kakatipon, may isang awit. May isang aral. Ano nakita ko sa mga Baptist, sa mga Trinity, sa mga Pentecostal, kung ano-ano? Ayun din, linya-linya. Kung misa naman, sa loob ng katedral nila, kwarto-kwarto, may marami silang Sunday school teacher o yung mga ministro nila, iba-iba naman ang aral. Isang aral po lamang. Kaya kami, meron kaming sermon. Pamukha ngayon. Unang Korinto 14:26. Hindi po tayo umaalis sa suheto. Bakit ginagawa ito sa loob ng iglesia? Gawin ninyo ang lahat ng bagay sa ikatitibay. Nakuha na ninyo? Eh, hindi kami kamukha ng mga Protestante. O, yung mga Katoliko, ganun din. Eh, yung mga Katoliko, talagang wala naman sermon yan. Ang mga Protestante, kadalasan yan, isang sitas lang, 3:16. For God so loved the world, so that whosoever believe in Christ and be baptized shall enter the kingdom of heaven. Yun lang lagi, every week, puro ganun yan. God is love, amen, hallelujah. Sa katunayan, wala naman silang sermon eh. Sila at random. Pagpapakilala sa kanila ng kanilang pastor, yung diakono magbubukas ng unang salita. Pinakikilala ko sa inyo ang sugo ngayon galing sa Florida, nanggaling sa Africa, nanggaling sa kunsaan-saan, isinugo ng Diyos dito, Doctor of Divinity, Theosophy and Letter, tatayo sa harap ng mga Protestante na kanilang mga membro. Hallelujah! Amen! Praise the Lord! Pagkatapos, bubuksan na yung Biblia, kung ano lang yung mabasa niya, yun na lang ipinaliliwanag niya. Meron po kaming isang aral. Mayroong isang pahayag. Isa lamang po ang pahayag. Isang subject, isang explanation, at yung explanation nanggagaling po sa tinatawag na banal na kasulatan, sapagkat ang iglesia ng Diyos tinutupad ang iniutos ng Diyos, Isaiah 34:16. Basahin ninyo sa leksikon ninyo ang banal na kasulatan, iniutos ng aking bibig, pinisan ng kanyang espiritu. Hindi mga ngailangan. Kaya kami, wala na kaming ginagamit pang mga ibang referensya. May isang pagpapaliwanag. Gawin ninyo ang lahat ng mga bagay sa ikatitibay, at ang isa pa, mayroong isang wika. Iisa ang wika. Isa lang ang wika. Halimbawa, si kapatid na Prospero, yung una nagsalita, anong wika niya? Tagalog. Ako rin, Tagalog. Eh kaya, hindi ba kapatid na si Rilo, sa Biblia ay nakalagay, yung mga alagad nagsalita ng iba't ibang wika?
Yun daw mga apostol, nagsalita daw ng iba't ibang wika. Ay basahin nga natin. Buksan natin. Narito po ang pag-aaral natin sa ikatitibay. Hindi po kami sa ikagugulo. Nasaksihan ko, nakita ko. Pagka sila nagkakatipon, magsasalita na ikatayon dila. Tang! Tatayo na yan, itataas yung kamay, uungol na. Merong sumisigaw, merong akala mo naghihingalo, may pumapadyak, may sumusuntok sa hangin. Akala mo yung mga asok, mga pusa, napakagulo. Ang Diyos po, hindi Diyos ng kaguluhan. Sa unang Korinto po, 14:33, ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan. Sila daw, nagsasalita ng mga wika. Buksan na natin ang hiwaga. Ano ba yung wika-wika na yan? Ang ating paksa, gagawin natin ang lahat sa ikatitibay. Basahin po natin, Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 2, Versikulo 1 hanggang 17. Oh. At nang dumating na nga ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nagkakatipon sa isang dako. Putulin ko po muna. Pagkatapos po, na ang Panginoon, nang siya po makatapos na ng kanyang gampanin ng pangangaral ng Ebanghelyo, bago po siya pumaroon sa langit, pinagbilinan niya ang labing isa. Namatay na si Judas Iscariote, oh. Nagpatiwakal na at hindi pa napapalitan. Yung labing isa, pinagbilinan ng Panginoon, pumaroon kayo sa Jerusalem. Isusubo ko sa inyo ang Espiritu. Sa isang tahanan, nagkakatipon ang mga apostol. At narito nga, biglang dumating mula sa langit ang isang ugong na gaya ng isang humahagibis na hanging malakas. Pinuno ang buong bahay na kinaroroonan ng mga apostol at sa kanila ay napakitang mga dila, mga wangis, kawangis ng dilang apoy na nagkabahabahagi at dumapo sa bawat isa sa mga apostol at silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo at nangagpasimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob ng Espiritu na kanilang salitain. Ito po, makinig tayo. May mga nagsisitahan nga sa Jerusalem na mga Hudyo, mga lalaking relihiyoso na buhat sa iba't ibang bansa sa ilalim ng langit at nang marinig ang ugong na ito, ay nangagkakatipon ang karamihan at nangapamaang sapagkat sa kanila'y narinig ng bawat isa na sinasalita ang kanyang sariling wika. Ang mga apostol, nang matupad na ang paghihintay nila sa utos ng Panginoong Jesus, manatili sa Jerusalem, dumating sa kanila ang mga tila, mga wangis ng mga dilang apoy at pagkatapos pumasok sa kani-kanilang mga katauhan yung mga dilang apoy at ang bawat isa nagsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila at meron ding mga nananahan sa araw at oras na yon sa palibot ng bahay na yon na mga taga-ibang bayan. Ituloy natin ang pagbasa. At silang lahat ay nangagtaka, nagsipanggilalas, na nangagsasabing narito, hindi baga mga Galileo lahat ang mga nagsisipagsalitang ito? At bakit nga naririnig ng bawat isa sa atin ang ating sariling wika na kinamulatan? Nagsasalita ang mga apostol, mga kapatid, ang bawat isa sa kanila, labing isa, pinagkalooban magsalita ng iba at iba't ibang wika. At mayroong mga nakikinig, mayroong mga tagaroon na nagulumihanan, nagulantang ang pinakapunto ng pag-aaral, nagsasalita ang mga apostol,
nangangaral ng ebanghelyo sapagkat ebanghelyo ang pinag-utos na ituro eh, naiintindihan kahit na ng Incheck, kahit na ng Amerikano, kahit na ng Koreano, kahit na iba't ibang lahi. Sa huling araw na ito, paano nangyayari yan? Pinalabunga ang karunungan, ang salitang Ebreo, ang salitang wika nga ng ating Panginoong Jesucristo, isinali na sa Tagalog, sa Ingles, sa Hiligaynon, sa kung ano-anong mga wika. Yan ang sinasabi, mayroong iba't ibang wika. Ituloy pa natin. Eto, bakit nga narinig ng bawat isa sa atin ang ating sariling wika na kinamulatan? Eto na, tayong mga Parto, tayong mga Mido, tayong mga Elamita, tayong mga nananahan sa Mesopotamia, sa Judea, sa Cappadocia, sa Ponto, sa Asia, sa Phrygia, sa Pamphylia, sa Ehipto, pati mga Ehipsyo, sakop ng Libya, karatig ng Sirene, at nakikipamayan galing pati taga Roma, mga Hudyo, at gayon din ang mga naging Hudyo. Noong panahon na yon, itong hiwaga na ito, pagpapahayag ng Panginoong Hesukristo sa 11 apostol na darating ang panahon, ang wika ng Diyos mapapakinggan ng buong sanglibutan. Kaya ngayon, maski sa China, komunistang China, meron ng banal na kasulatan. Humanap kayo ng lugar sa buong mundo. Kristiyano man, pagano man, o ano man, na walang banal na kasulatan. Bakit? Naisalin sa kani-kanilang wika ng palaguin ang karunungan. Totoo ba yan? Uulitin ko sa inyo ang sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni Daniel 12:4. Daniel, isara mo na ang aklat, tatakan mo na. Hanggang sa kawakasan, lalago ang karunungan. Bakit palalaguin ng Diyos ang karunungan? Mateo kapitulo 24, versikulo 14, ang wika ng Panginoon, pag malago na ang karunungan sa huling araw, ipangangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian ng langit. Saan? Sa buong sanglibutan. Kailan naganap ang pangangaral ng ebanghelyo sa buong sanglibutan? Noong panahon ni Apostol Pablo. Ano ba ang sanglibutan ng araw ng panahon ni Pablo? Buksan ninyo ang Biblia, yung bagong tipan. Mediterranean, Asia Minor, mga kapatid at mga magulang, Middle East, yan lang ang sanglibutan noon eh. Noong panahon na ibinangon ang reformasyon, saan? Europa. Doon sa Europa nag-umpisa, pero yun naman, eh, hindi naman totoong kaharian ng Diyos ang itinuro sapagkat anak nga ng simbahang Katoliko, may mga krus pa rin, nagbibinyag pa rin ang bata. Lalo na ngayon sa huling araw, yung mga Protestante, nagkakasal ng lalaki sa lalaki, nagbibinyag ng mga aso't mga hayop para salapian. Alin ang kaharian ng langit, mga kapatid? Itong itinuturo ng ano? Ng iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Paano? 24:14, pag malago na ang karunungan sa huling araw, pag naganap na, 24:1, walang bato sa ibabaw ng kapwa bato na hindi ibabaksak. Yung mga leader ng mga reliyon, ibabaksak yan. Magmula sa Papa sa Roma, hanggang sa sugong anghel, hanggang sa kaliit-liit ang iglesia ng itinayo ng tao, baksak, ibinabaksak na. Nagiba ang dakilang Babylonia. Pati ang kanyang mga anak, mga Protestante, nagiba! Kapag naganap na ang mga digmaan, makakarinig kayo ng mga digmaan, unang digmaan, ikalawang digmaan, alingaw-ngaw ng mga digmaan, pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaydeg, pumutok ang Korea. Pagkatapos ng Korea, ang Vietnam. Pagkatapos ng Vietnam, mga kapatid, pumutok ang Falkland Island. Sa Pilipinas, walang katapos-tapos. Patayan dito, patayan dyan. Muslim at Pilipino. Sa Middle East, Palestino, mga Hudyo, nagpapatayan. Digmaan. Ano ang susunod? Ipangangaral na ang ebanghelyong ito ng kaharian ng langit.
pinalago ang karunungan. Mga magulang, ito na ang ultimo information technology na nakita ng tao. Napaka makapangyarihan ang sinalita ng Diyos sa huling araw na ito. Nakakarating na sa buong mundo ang tinatawag na pagpapatotoo ng kaharian ng Diyos na ano, merong isang iglesia, merong isang Diyos kamukha ng ating paksa, merong isang Diyos, merong isang Panginoon, merong isang pag-aawitan, merong isang wika, merong isang aral. Pag napakinggan na ito ng lahat, ang sumampalataya, ano ba kailangan para magkaroon ng pananampalataya? Romanos 10:17. Ang pananampalataya dumarating sa pamamagitan ng pakikinig. Ang pakikinggan, salita ng Panginoong Hesukristo. At ang ayaw sumampalataya ay parurusahan. Ano ipaparusa? Impyerno. Ano naman ang gantimpala? Ang wika ng Panginoong Hesukristo ang sumasampalataya sa akin at sa aking ebanghelyo at magpabinyag sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ibabangon ko sa huling araw pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Napakaganda po ng ating pag-aaral sa ikatitibay. Kaya kami po, sa ikatitibay, hindi po kami sumasampalataya sa itinuturo ng relihiyon, itinayo ng tao. Ang katotohanan, naririto po sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, katawan ni Kristo. Ito ang ililigtas ng Panginoong Hesukristo, Efeso 5:23-25. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, gaya naman ni Kristo, umibig sa iglesia, ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. At sa 5:23, mga babae, pasakot kayo sa inyong asawa, sapagkat si Kristo ang ulo ng katawan, ulo ang lalaki pang ulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo, pang ulo ng iglesia, siya rin ang tagapagligtas ng katawan o ng kanyang asawa sa makatwid ng babae na siyang iglesia. Ang ililigtas, yung iglesia. Ang magliligtas ang Panginoong Hesukristo. Gawin ninyo ang lahat ng mga bagay sa ikatitibay. Kaya nga, para lubos na maging matibay tayo sa ating paglilingkod sa Diyos, ang huling tanong natin, saan ba dako? Lamang ipinag-uutos ng Diyos na ating gagampanan ang lahat sa ikatitibay ng ating mga kaluluwa. Hindi ba kapatid na Sirilo, binasa ninyo 32:27 ng Jeremias, lagi inyong sinisigaw, narito ako ang Panginoon, ang Diyos ng lahat na tao. Totoo po yan. Katoliko ka man, Protestante ka man, kami man, Inche, Pagano, Buddhist, Hapon, Koreano, siya ang Diyos nating lahat. Nakukuha ba ninyo mga kapatid? Eh kasi ang ginagawa ng mga Katoliko at ng mga Protestante, hindi ba siya ang Diyos na lahat na tao? Kaya nga kapatid na Sirilo, kung kami man sumamba kay Mama Mary, kung lumuhod kami kay Santo Niño, kung kami man merong Buddhist, merong Confucius, iisa ang Diyos natin. Ang tigas ng ulo ng mga tao talaga. Talaga mga tao, lagi na lang inililiko yung katotohanan. Lalo na yung mga Katoliko, nako, antitigas ng mga ulo niya. Napakatigas ng mga ulo ng mga Katoliko. Mga Protestante, ganun din, sinabi lang yung pagdiriwang ng Pasko. Yung tinatawag na kung ano-anong mga ipinagbabawal ninyo, lalo na yung pagbibigay na ikapo, saka yung celebration, yung mga Thanksgiving, yung mga Protestante, ang hilig dyan eh. Napakaliwanag po. Apokalipsis 18:4, magsilabas kayo sa kaniya, bayan ko. Yung lalabasan natin, yung mga doktrinas paganas, aalisin natin ang kaluluwa natin dyan sa mga salit-saling sabi at sa mga utos, aral,
katha ng mga Hudyo at ng mga tao sinsay sa katotohanan at mga aral ng mga demonyo. Unang Timoteo 4:1 hanggang 5. Yun ang aalisan natin. At tayo, manunumbalik sa lahat ng ipinag-uutos. Na siya nating paksa, unang Korinto 14:26, gawin ninyo ang lahat ng bagay sa ikatitibay, magkakaroon tayo ng ano? Ng isang pag-aawitan. Magkakaroon tayo ng isang tinatawag na wika habang nakikinig ng banal na ebanghelyo. Magkakaroon tayo isang tagapagpaliwanag. Magkakaroon tayo ng tinatawag na isang Ama, isang Diyos, isang Espiritu. 4:3-6 ng Efeso, isa sa lahat ng bagay. Bakit? Ang Ama, ang Anak, ang Espiritu Santo. Unang Juan 5:7, there are three that bear records in heaven, the Father, the Words, and the Holy Ghost. These three are one. Isa lang ang Panginoon Diyos, isa ang kanyang katawan, tayo, isa tayo sa lahat ng bagay. Hindi iba-iba. E saan nga baga? Kapatid na si Rilo, gaganapin natin ang lahat ng bagay sa ikatitibay. Yung pagsamba natin. Hindi po pwede, oh. Hindi po sa Iglesia Apostolika Katolika Romana. Sapagkat sinasabi ninyo, hindi ba kahit Iglesia kayo ng Diyos, Katoliko kami, Sabadista kami, o Jehovah kami, o kung ano, Baptist kami, hindi ba iisa ang Diyos? Iisa nga po ang Diyos nating lahat. Eh, ang sistema, kayong mga Katoliko, ang Diyos nyo, yung Papa sa Roma, Vicarius Filii Dei. Yung iba't ibang iglesia, bagaman kunyari, si Kristo Jesus ang Diyos nila, pero sinasamba nila, pinaglilingkuran nila, pinahahalagahan, pinapupurihan, yung mga Doctors of Divinity, Theosophy, and Letters nila. Naiintindihan ba ninyo yan? Na ang lahat ng mga bagay na ginagawa ninyong pagpupuri sa inyong mga leader, mga pagsamba sa Diyos-Diyosan. At ang Diyos ay talagang seloso na Diyos. Sa lahat ba ng iglesia? Hindi po. Saan lang? Tuloy natin ang pag-aaral. Kuling talata na po ito na aking babasahin, mga magulang at mga kapatid, basahin po natin ang itinuturo ng Santong Sulat Esra 7:23. Humigit kumulang 600 taon bago nagkatawan tao ang Kristo. Ibig ko po na maunawaan nating lahat. Esra 7:23. Panahon ng bansa ng Israel. Nang ang Israel aalis na sa kamay ni Nabucodonosor. Itong talatang ito, 7:23 ng Esra, ito'y magpapakilala sa atin kung saan lamang gaganapin ang pagsamba sa Diyos, kung saang bahay o saang iglesia. At ang nagsasalita rito, sa paniwalaan ninyo't hindi, ay ito po ang lalaking si Sirong Dakila. Nang lalabas na sa pagkaalipin ang tinatawag na Israel nang matatapos na ang 70 years of Babylonian captivity, nang panahong ito, inutusan ng Diyos si Cyrus tulungan ang Israel na maitayo ang kanyang templo sa Jerusalem na giniba nitong si Nabucodonosor. Dinala nga ang mga Israelita sa loob ng 70 taong pagkalipin, sapagkat pinarusahan sila ng Diyos, sapagkat sila'y naglingkod sa mga larawan, pinalo sila ng Diyos, nagalit ang Diyos sa kanila. Dadapot nang matatapos na, nang lalabas na ang mga Israelita doon sa pagkalipin sa Babylonia, ano ang sinabi ni Sirong Dakila habang ang mga Israelita ay babalik na sa templo ng Diyos sa Jerusalem, giliban ni Nabucodonosor? Ito po ang sabi, ano mang ipinag-uutos ng Diyos ng langit, gagawing lubos sa bahay ng Diyos ng langit, sapagkat bakit magkakaroon ng poot ng Diyos laban sa kaharian ng hari at ng kanyang mga anak?
tinuruan niya mga Israelita, bumalik na kayo. Doon na kayo sa inyong sariling bayan na ipagawa ko na uli. Pero, ano mang iuutos ng Diyos, gagawin ninyo sa bahay ng Diyos. At nung mga kapanahonan yun, literally speaking, yun ang tinatawag na Temple of Jerusalem, yun ang pinanukala ni David. Sinabi ni David, ipagpapatayo ko ng bahay ang dalawang tapyas na bato. Ipagtatayo ko ng bahay ang iyong mga palatuntunan. Ako'y ginawa mong hari. Nasa akin na ang lahat ng mga bagay. Masagana ang buhay ko, ngunit ang mga tapyas na bato at ang mga aklat ng mga propeta naroon lang sa likod ng palasyo ko. Ipagpapatayo kita ng bahay. Sumagot ang Diyos, hindi ko nababasahin. Sinabi ng Diyos kay David, anong uri ng bahay ang ipagtatayo mo sa akin? Ang upuan ko ang langit, tuntungan ang paa ko ang lupa. Anong klaseng bahay? At sinabi ni Apostol Pedro, Aklat ng Mga Gawa 7:48, ang Diyos hindi tumitira sa mga bahay na ginawa ng kamay ng mga tao. Gayunman, maganda at banal ang hangarin ni David, sumiki ka, ipagtayo mo ako ng bahay, pero hindi ikaw ang magpapatuloy ang iyong kamay na puno ng kamay ng mga kaaway, ng dugo ng mga kaaway, yung anak mong si Solomon. Kaya, yung Temple of Jerusalem, tinatawag din na Temple of Solomon. At nung pagkakataong ito, around 600 years before Christ, nang babalik na sila, lahat ng paglilingkod sa Diyos, ha? Ang pag-aawitan ninyo, ang pag-aaral ninyo, ang pakikinig ninyo, ang pagluhod ninyo, gagawing lubos sa bahay ng Diyos. Yung bahay ng Diyos, Temple of Solomon, na itinayong muli sa pamamagitan ni Cyrus the Great. Yun ang bahay ng mga Israelita kung sila'y maglilingkod sa Diyos. Nakuha na ninyo mga kapatid? Yan ang bahay ng Diyos. Eh ngayon, sa huling araw na ito, ibig kong sabihin, kapatid na si Rilo, pupunta tayo sa Jerusalem? Mag-isip-isip kayo, ibig bang sabihin, kapatid na si Rilo, pupunta pa ang pamilya ko doon sa Jerusalem para lumungod, sumamba, makinig ng isang wika, isang awitan? Imposible yata yun. Hindi po ba? Alam po ba ganinyo? Ito'y ipinasulat para maging halimbawa sa atin sa huling araw. Tignan ninyo yung mga paring Katoliko. Kung saan-saan pinapupunta ang kanilang mga membro. Pag hindi ka ika, nanganganak, punta ka doon sa saan ba ito? Sa Paumbungwel? Uhundo. Pag ikaw ika ay may sugat, punta ka dito sa Labotas. Yung patron dyan, yung si Rafael, may sugat sa binte na hindi dinidilaan ng aso. Tinamaan sila libad na. Pagka ika espesyal, Mama Mary's birthday, punta ka sa Intramuros. Hindi ba ninyo naiintindihan yung ginawa ng Diyos sa ating aralin, ang lahat ng ipinag-uutos ng Diyos gagawin lubos sa bahay ng Diyos, eh hindi po materyang building. Lalo na nga po sa atin sa huling araw na ito, eh hindi na tayo makakapunta sa Jerusalem, eh karamihan sa atin walang pera. Eh di ba? Ano'y pambibili natin ng ticket na round trip ticket? Ang Diyos po hindi tumitira sa bahay na ginawa ng kamay ng tao. Eh ano ba ang bahay ng Diyos sa huling araw na ito? Buksan po natin. Oh, ito po ang sinasabi sa unang Timoteo 3:15. Kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang mapag-alaman mo, Timoteo, kung ano ang dapat na ugaliin ng mga tao. Alin ba yung ugali? Yung ikatitibay. Bawat isa magkatipon sa bahay ng Diyos, may isang awitan, isang panalangin, isang Diyos, isang aral sa ikatitibay. Saan? Sa bahay ng Diyos. Ano ang bahay ng Diyos sa huling araw? Na itinuro ni Apostol Pablo, hindi na literal na bahay na ginawa ng kamay ng tao, hindi na katedral, hindi na chapel, hindi na kung ano-anong ginawa ng kamay ng mga tao. Ang wika ni Apostol Pablo,
upang malaman mo kung paano dapat uugaliin ang mga tao sa ikatitibay ng kanilang kaluluwa sa loob ng bahay ng Diyos na ano? Sino ang Diyos dito? Si Mama Mary ba na patay? Si Kalunsad ba? Papa sa Roma ba na namamatay? Sa bahay ng Diyos na buhay? Alin ito? Ang iglesia po ng Diyos sa makatibaga ang itinayo ng Panginoon. Una na nga, doon sa siyudad ng Jerusalem ng Hudea kay Kristo Jesus. Bakit? Ito ang haligi. Ito ang suhay ng ano? Ng katotohanan. Bakit kailangan dito sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus? Narito po ang katotohanan. Ano ang katotohanan? Ang wika sa atin kanina, binasa ni kapatid na Cirilo, 1 Timoteo 2:3 at 4, ito'y mabuti, nakakalugod sa paningin ng Diyos na tagapagligtas na ano, lahat ay maligtas. Huwag matapon sa impyerno, sa paanong paraan, makaalam ng katotohanan. Nasa iglesia ng Diyos, ang katotohanan, naririto po ang suhay, naririto po ang buhay ng Diyos. At dito, binasa na ni kapatid na Prospero, pati sa pananalangin, huwag tayong mananalangin ng paulit-ulit sa loob ng iglesia ng Diyos. Hindi tayo kamukha ng mga panalangin ng mga Katoliko. Puro kayo, Aba, Ginoong Maria, kung ano-ano, kalokohan yan, wala sa Biblia yan. Mga kapatid, huwag tayong maglilimos na ipakikita sa mga kapitbahay, oy, ako'y nagbigay ng donasyon, kung kani-kaninong mga tao. Pinakikita pa, puro ka pa imbabawan. At kung tayo'y mananalangin, mga kapatid, kinakailangan po, humingi tayo, kamukha ng sinabi, binasa ni kapatid na Prospero, Santiago 1:5, kung nagkukulang ang sino man ng karunungan, humingi na may pananampalataya. At ito'y ibibigay sa kanya ng Diyos na hindi nanunumba. Bakit kailangan ng pananampalataya? Ang lumalapit sa Diyos, kinakailangang sumampalataya na ano? Meron Diyos magbibigay ng kanyang kahilingan. Sa kanya pong Hebreo 11:6, kung walang pananampalataya, hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Ito po ang napakagandang mga aral na hindi po ito napapakinggan. Tinitiyak ko na sa inyo ng lahat ng mga tao. Eh bakit nga sila makapangangaral ng ganito? Hindi naman sila mga isinugo. Isa lang po ang isinugo. Alin lang ang isinugo sa uling araw? Efeso 3:10. Upang ngayon. So that now, ngayon, 2017, huling araw, ay maipakilala sa sangkalangitan. Sana ang kagilagilalas na karunungan ng Diyos. Ang iglesia ang magpapakilala sa inyo. Hindi si Prospero, hindi si Cirilo, hindi ang sino mang mangangaral. Bakit? Ang lahat ng tao ay sinungaling. Romanos 3:10, walang matuwid, wala kahit isa. Walang pwedeng maging obispo. Walang pwedeng maging pastor na tao. Lahat masamang tao! Pati kami ni kapatid na Prospero, masama kaming mga tao. Ang pagkakaiba lang namin sa inyo na mga leader ng ibang reliyon, kami nasa iglesia na kinaroroonan ng katotohanan. Nakuha na ninyo? Wala kayo sa katotohanan. Wala kayo sa iglesia na pinangunguluhan ng aming Panginoong Jesucristo. Totoo ba yan? 1 Pedro 2:25, kayo'y tulad sa mga tupa na nangaliligaw, ngunit ngayon, nangabalik kayo. Saan? Sa pastor, sa obispo ng inyong mga kaluluwa. Sino yan? Ang Panginoong Jesucristo. Wala po tayong pastor na tao rito. Wala. Wala tayong leader na tao. Eh bakit kayo nakapangaral lang ganyan, kapatid na Cirilo? Ang aking lingkod na matuwid, ang wika ng Panginoong Jesus, mabubuhay sa pananampalataya. Hebreo 10:38.
Hindi po namin sinasabi sa inyo kami nagbabanal-banalan, pero meron Diyos na nakakakita sa amin. Kayo'y magpakabanal. Ako na tumawag sa inyo ay banal. Napakaganda ng aralin na itinuro sa atin, 1 Corinto 12:26. Ano nga ito, mga kapatid? Pagka kayo'y nangagkatatipon, bawat isa sa inyo'y magkaroon ng isang awit, may isang aral, may isang pahayag, may wika, at may pagpapaliwanag. Gawin ninyo ang lahat ng mga bagay sa ikatitibay. Ito nawa ay pagpala. Ibasbas sa atin ng Diyos magmula ngayon, magpakahi kailanma. Amen. Aawit tayo isang maikling awitin, 101, at koro po lamang, ako ang mananalangin. Tatayo tayo, mga kapatid. 101. Sa malawak na dawag ng aking kabuhayan, pawang lungkot dusat kabagabagan, ang tuwin ay kabaka sa aking kalagayan. Si Jesus ngayon ang ating kanlungan, lapit sa tawag na mayroon, si Jesus ang timbulan nang sa kanya'y susunod. Anyaya'y pakinggan mo na sa puso'y pumasok upang maging alagad niyang lubos. Dakilang Panginoon po naming Diyos, wala pong katapusan ang aming paggambala sa iyong banal na kaitaasan. Pagkatapos pong turuan mo kami ng iyong maganda, banal at dalisay mong mga aral, na lipos ng espiritu at lipos ng buhay, sa ikatutubos po at ikatitibay ng amin-aming mga pananampalataya, itinitiklo po namin muli ang aming mga tuhod. At mula po sa aming mga paninikluhod, Ama, ay nakikiusap po kami sa iyo na kung meron ka pa pong nakikita sa aming mga kaibuturan na mga pagkakamali, kalikuan at mga pagkakasala na nangagawa ng iyong mga hamak na mga lingkod, bago kami mag-iwahiwalay, Amang Banal, patawarin mo po kami sa lahat ng aming nagawang mga kasalanan. Ama naming Diyos, tanggapin po mo pong muli ang aming tao sa pusong mga pagpapasalamat. Tanggapin mo po ang aming pagpupuri, ang aming pagsamba, ang aming mga pagluwalhati sa napakabanal, napakamalinis mong pangalan, sa Espiritu mo po at sa iyong katotohanan. Amen. Sa linggo pong ito, Panginoon, ang ilan sa amin muling maglalakbay, papauwi sa kanilang mga tahanan. Lukuban mo sana sila ng Espiritu ng mga pagliligtas. Tulungan mo pong makapaglakbay sila na walang kasakunaan at may lubos na kapayapaan, makapiling nilang muli ang kanilang mga minamahal sa buhay. Ama Banal, lubos din ang aming pag-asa na sa aming mga paglilingkod na ito sa umagang ito, ipaaabot mo po ang iyong basbas, ang iyong banal na bendisyon sa lahat ng amin-aming sariling mga kabyak ng puso, sa lahat ng amin-aming mga anak, mga manugang mga apo, kasangbahay at kamag-anakan sa laman. Lalo na nga sa lahat ng aming mga kaibigan, maging sa loob at labas ng aming mga dampang tahanan, sa paghanap namin ng ikabubuhay sa araw-araw at sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakai kailanman. Amen. Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagbibigay buhay at lakas,
lingkod mo ay nagpapasalamat sa kaloob mong buhay at lakas. Lalangin namin sana ay dapat tanggapin mo, Diyos ko. Panginoon po naming Diyos, Ama namin lubhang banal, makapangyarihan sa lahat. Ikaw po ang aming tanging Diyos na gumagabay sa basa sa amin. Panginoon, muli sa hapong ito, kami po'y naniklus sa iyong pong harapan at kami po'y nakinig niyo pong mga aral. Kaya po, Ama, kami papasalamat sa mga aral na ito at sa lahat yung makabutihan sa basa sa amin. Tagapin niyo po sa iyong pong harapan ang masalaping amin na pagkayanan. Nanawa ito po'y magamit niyo iyong kapangasawaan, makatugunan niyo po, Ama, sa lahat ng mga tanong ang kailangan. Higit sa lahat, Ama, sana po ang mga salating niyo mag-asangkapan sa paghasag niyo mga haral sa ibabaw ng sanlibutan. Amen. Amen na pong sinasama mo, Panginoon, sa iyo na sana huwag na huwag niya kami magsasawaan at sa mga susunod linggo na aming mabuhay. Makita po kami naglilingkot at tumakay po ni walang bahay dungis na makapintasan. Amen. Laki, Panginoon, na aming mapanalangin ang mga laking talagun niyo po sa amin upang maghatid niyo po ang mga aral. Panginoon, bibigyan niyo po sila ng makatalinuhan at makalakasan nagmumula pa po sa iyong kaitaatan. Panginoon, muli sa hapon ito, magkakulang kayo mga kapatid, ang iba sa amin tutungo sa kanikal matahanan, di ba naman sa kanikal paghahanap buhayan, loobin niyo po, Ama, marating namin ang lahat ay patutunguhan na ligtas sa lahat ng makapahamakan. Amen. Panginoon, marami kami mga kaliluma, dapat kami maasa na mga ito dadagdag niyo po sa amin, kaya po ang mabagay, magalap namin hiling. Dakilang pala, Diyos Jesus namin, Diyos na takilang tagapagligtas. Amen. Ang Ama ay tanggapin natin ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, ang kaaliwan, ang pamamatnubay at ang kagalingan, ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na espiritu, ito na wa ang muli niyang ipagkalaob sa ating mga magkakapatid sa umagang ito. Paabuti ng Diyos sa lahat ng ating sariling mga kabyak ng puso, sa lahat ng ating sariling mga anak, mga manugang, mga apo, kasang bahay at kamag-anakan sa laman, sa lahat ng ating mga kaibigan, sa paglalakbay natin sa araw-araw sa paghanap ng ikabubuhay, sa loob at labas ng ating mga dampang tahanan at sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magmula ngayon at magpakailanman. Amen. Kapayapaan ang sumaatin mga kapatid. Purihin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Ako kay Jesus sa bawat sa aking kahinaan, si Jesus ang pag-asa at timbulan. Wala na ibang ngalan, dapat tayong pasaligan. Diyos Kristo, Jesus, tunay na tunay. Ako'y ahawak kay Jesus at tuwing lalaban. Ako'y ahawak kay Jesus hanggang kamatayan. Ako'y ahawak kay Jesus, hindi iwalay. Ang